Martes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya, at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters. Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Hello. Magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako si Maru Pahati Sarne. At syempre, kasama na natin ating partner, Lito Gagni. Hi, partner. Hello, partner. Yeah, on the road ako eh. Kasi, magandang hapon sa ating mga kabayan. Pag ano na, nag-resume na ulit ang trading sa stock exchange, nagkaroon ng market reserve. Pero medyo bagsak ng 34 points. Medyo bumaba, although mga below 1% points sa mga bulsang, except for mining, which is 2 plus. Pero maganda pa rin kasi nga, pwede silang pumusta. Nickel prices medyo tumataas, kaya may mga nickel mining companies na tayo na yung matipuhan kung gusto nyong pumusta na baka yung nickel nagtataasan. Kasi mga commodities ngayon, prices tumataas partner dahil nga dito sa Tagera sa Ukraine. Oo, hindi pa matapos-tapos. Ang tagal-tagal na. Mahigit isang buwan na. Oo, tapos yan. Tulad yan, meron nakakatakot na mga palitan ng balatan. Baka mamaya magtagal pa. Oo, ang stock market ngayon baksak ng 38.32 points, nag-close sa 7,096.04 points at lahat nga ng mula financials, industrial, holding firms, property, services and mining and oil ay baksak ngayon. Ang laki ng baksak na mining ah, 462.97. Pero baka naman makaalago yan kasi nag-resume na ulit, magtatapos yan ng 3 o'clock kasi may market stresses sila. Baka bumawi pa. Makakain yung mga traders, baka magutom sila. Kawawa naman. Kasi ang kagandahan niyan, there is an upcoming meeting between Ukraine and Russian officials na baka magkapagtakda ng kasiguruhan na ceasefire. Ang ganda naman, kasi ang nangyayari, si katulad Ukraine na President Zelensky. Sabi gusto na niya ng parang neutral zone na, yun natin sa gusto. Although, syempre, marami pa mga ibang lang kasikasoy na gusto ng Russia. Kaya nag-umpisa yung gera niya dahil nga natakot ang Russia. Dahil nga nasa pinto na nila yung kanyang yung sa NATO, Ilakailan. 15 countries na yung sumalig sa kanila, masyado malaki iba sa Russia. Kaya nagkaroon ng ganyang gera. Oo. Alam mo, marami nang sumusulpot din ng mga issue tungkol dito sa gera ng Ukraine at Russia. Meron sinasabi na ang talagang target daw dito ng Russia ay lipulin at sirain yung mga laboratories daw na ginawa ng US dyan sa Ukraine. Pero meron ng isa na lumabas na isang laboratorio na inuugnay dito sa COVID. Kaya ginajustify itong ginawang pag-atake ng Russia dito sa Ukraine with this information na mga lumalabas. Pero syempre, wala pa rin talagang justification ng war, partner. Lalo na kung may mga inosenteng naapektuhan. Alam mo, ang problema kasi yung hindi sa new normal . Katulad yan, there is the so-called Wolfowitz Doctrine na kung saan gusto ng Amerika siyang maghari, magkaroon ng hegemony sa yung namamayagtag. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman pa. Kasi at saka, remember, si President Vladimir Putin wanted to be a part of una European Union tapos NATO. Bakit hindi siya pinapayagan? Kasi kung nagkaroon lang ganyan, at least there is peace in the region. Ang gustong sinasabi lang naman yung ayaw niya, dapat yung Ukrainian huwag sasali sa NATO kasi masyadong malapit na sa kanya. Nasa pinto na siya. Yan ang nangyari, remember, nung Cuban crisis of the 60s, ang presidente si John F. Kennedy, maglalagay ng missile installation na ilalagay na lang yung missile sa Cuba. That was after the Bay of Pigs. Tapos, nakita nga ng U2
autopilot na si Gary something, nakalimutan ko pangalan apelyido na. Na nakita na malayo eh, nakita yung ininstall na diesel kaya nagkaroon ng gulo. Mm-hmm. Ang ginawa naman eh umatras naman si Khrushchev kaya zero speed. Alam mo partner nung ano yun ah yung sa dyaryo lahat kami nagbabasa ng dyaryo, isang dyaryo binabasa namin tinitignan na kasi may mga drawing eh. Sa dyaryo yung papalaki. Anong dyaryo? Yung nung araw balilat tayo sa dyaryo nakikita okay. Data nakikiumpo kami mga mm-hmm. bata pa kami data yung tiga was 11 or 12 oh. Mm-hmm. Oh. nakikismis Nakikiuso-sero, kaya pag-isado natin yan. Ay, mm-hmm. nung araw, kasi nga, they were already talking of nuclear war. Sabi nila ka, may mga bunker heads, bunker places na mm-hmm. kung saan. Para hindi katamaan ng nuclear. Eh, ngayon, mas matindi naman nuclear. Kaya hopefully, maayos yan para yung negosyo yung gumanda. Kasi alam mo, partner, kahit na sabihin natin new normal na siya, still, the problem is yung mga malls, hindi naman ganun siyang bukas na maraming namimili. O, maraming mm-hmm. kukunti namimili, patan, ikaw rin nakita mo yan. Eh, ang ating ekonomiya is based on the malls eh. Doon nakatitik, kasi nga, yung consumption-driven tayo, hindi mm-hmm. naman tayo investment-led, ano eh. Economy. Oo nga, alam mo ba, nagpagawa kasi ako ng ano, sasakyan, nawala ako ng partner. Nawala? Nawawala? Oo. Hello, partner. Narinig mo ako? Ikaw yata ang nawala. Oo. Ayun. Oo. Tumatakbo ka ba? Tumatakbo ko ba? Ah, okay. Kaya nawawala-wala. I'm on the road. Oo. I'm nasa EDSA. Ah, okay. Oo. Alam mo, partner, yun nga, kasi speaking of consumption-driven tayo, pumunta ako sa isang paggawaan ng ano ng busina kasi nawalan ako ng busina. Oo, so pumunta ako dyan sa May Banawe. Nakausap ko yung may-ari ng Ginza Accessories na si Mr. Victor okay. de Ocampo. Nagkukwento siya na sabi niya, kasi nakita ko, aba, medyo marami ang pumupunta sa marami, shop niya yesterday. Sabi ko sa kanya, aba, buti po marami kayong mga customers. Sabi niya, yun lang yan, sayo ganun. Pero dalawang taon na nagtiis kami, wala kaming customer, sayo niya ganun. Sabi niyo kasi, sino nga ba naman ang bibili ng mga parts and accessories ng sasakyan kung may pandemya at ang priority mo ay pagkain at saka yung mga basic na needs mo sa bahay. So, napabayaan daw ng mga car aficionados sa kanilang mga sasakyan. So, talaga daw naramdaman nila yung hirap nitong pandemya. At sabi nga niya, oo, maliit lang kasi din yung shop niya. Tapos, may mga tauhan na konti. Sabi niya, syempre, sinuplayan niya ng ano, ng ayuda, yung kanya mga tauhan for 2 years habang wala silang normal na operasyon. Kaya sabi niya, ngayon pa lang po kami nakakabawi, kaya nga ang dalami namin. Oo, wag na sanang bumalik sa dati na napakaraming mga kaso ng COVID sa atin dahil sabi niya, nako, tiyak na babaksak na naman itong aming negosyo. Mahirap talaga. Partner, kailangan bukitang busina, pwede naman sumigaw ka na lang. Meron nga akong turotot, sa totoo lang, may dala akong turotot. Kaya ito lang narinig na yung busina, nawawala pala. Ayan. Ha? Siguro gamit ka lang namin. Dapat ilaw na lang. Hindi, kasi 12 taon na yung busina ko, partner. 12 years. Ka. So, kaya kung lalagpas ka, busong busina ka, dapat ilawan mo na lang yung mabagat sa harap ko. Oo nga. Hindi, pero yun nga, nung una inisip ko nga, kailangan ko pa bang busina kasi hindi naman ako bumubusina talaga. Pero medyo kailangan, lalo na may biglang kumakat sa'yo, di ba, na mga motor. O kaya hindi ka nakikita. Kaya nung wala akong busina partner, may naglalakad sa harap ko para ako nagpo-prosesyon. Hindi ko siya malampasan. Nakakatakot. Mahirap din talaga walang busina. Kaya minabuti ko nang bumili. Mabuti na lang yun nga. Inirefer ako doon ni Aga Chu, isa sa mga tagapakinig natin at kaibigan ng DWIZ. Yan. Nirefer niya ako doon. Oh, kaibigan niya kasi. Maayos sila, maayos partner. Oo.
Ayun, kaya nakakita ko. Ngayon mga... Ganun. Pero yun nga, ang nakikita ko nga, mga tao nagbibilihan na kasi lahat halos yung mga accessories stores dun sa lugar na yun sa Banawe, puno. Maraming nga mga sasakyan. So, ito na ang binibili ngayon ng mga tao dahil alam nila medyo normal na ang buhay, may extra pera na sila, tapos hindi na sila yung parang nangangamba na kailangan itabi nila yung pera para sa kanilang mga pagkain at kung ano-ano pa. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin mag-save, di ba? Hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, partner. Diba? Tingin ko yung itong Mayo, itong Agosto, this will be, yun na, there is a hard month ahead. Mahirap kasi nga, katulad niya yung Agosto, medyo tagilid ang ano nun eh. Yung Mayo natin, medyo tagilid. Tama po yung sa dollar rate, you know, merong nagtagala sa akin na gusto yung tulungan yung mga pupils ng San Fabian, nagpadala siya ng $100. Mm-hmm. Alam mo kung magkano palit na? 52.12. Mm-hmm. Nagpadala si Alfredo Tutan, lagi yung nagpapadala yan. Wow. Yan yung isa sa mga masugid na ano, taga-subaybay na mga hal natin, mga pagmamalapit natin po sa ating mga tapo. Salamat kay Freddy Alfredo Tutan. Ayan. Mm-hmm. Oh, at syempre, nanonood, nakikinig din sa atin ang iyong mga classmates, Federico Punzalan. At, yan. Sabi ni Floyd C., sabi niya, pwede ng YouTube live o cable. Ano po ba yung pwede na? Pwede na kami? Naka-YouTube live po kami. Nasa DWIZ 882 tayo, no? Sa YouTube. Oo. Tapos ito nga, FB pa, DWIZ 882. And soon, on TV, di ba, partner? Yeah. Hindi lang cable. Isa sa mga signals ng ABS-CBN. The standard channel. Mapapanood nyo po ang DWIZ soon. Abangan nyo po yan, Mr. Floyd C. and the rest. Si Angelo Redaha, Kuya Lito Gagni, Marusarne, happy blessed last Tuesday of March. Keep safe, God bless. Tiga Malolos, Bulacan siya. Tapos, done na raw ang like and share niya. Si Nanay Emma Redaha rin ay nanonood via FB Live. And alert level 1 daw sila doon sa Bulacan. 2 days before March 31. Si Reynaldo de Guzman, watching from beautiful San Fabian. Nandun na si Sir Reynaldo? Parating na. So, dinidream na ni Mr. Reynaldo de Guzman na siya ay nasa San Fabian, Pangasinan. Kasi siya yung main financing funder ng Friends of San Fabian Communities. Mm. Siya yung nagpapadala niya. Maraming tulyan kasi yan. Kasi retired Navy lieutenant sa US Navy, alam mo naman. No? Tapos kaya marami siya. Marami siya ipamumudbud daw ng mga magagandang pag-arapan, mga gadgets sa kung ano-ano pa. Oh, at saka nakapila na nga naman. Meron na, April, busy siya. And I understand, meron din sila yung reunion, yung De Guzman and yung Gillon family. They're going to have a reunion yung kanila mga kamag-anak dyan at sila na yun. Sila yung mag-spirit ng kanilang reunion. Maganda rin yan yung mga reunions at Okay, si Emmanuel Naldoza Makose, kasama natin dito sa DWIZ, lagi rin niya nakatutok dito sa ating palatuntuanan kahit nasa bahay siya. Si Audrey Medina, and yan, yung mga nanonood sa atin. Ate Liza Aquino, nakikinig naman siya dyan sa Makati. Si Glory Santos din, at Edeline Soriano, yan, lagi nakatutok dito sa In Art of Business. Pastor Ray Borile, and Mike Villegas, if I'm not mistaken.
mistake, no? Kasi hindi ko makita rito. At saka si Mr. Marinduque, thank you. Okay. Anyway, 1:21 po in the afternoon. Ang pinag-uusapan ngayon sa Senado, partner, yung tukol dito sa vegetable smuggling. Nagre-reklamo kasi, oo, ang mga Benguet farmers dahil yung mga carrots daw nila hindi nabibili dahil yung carrots nila, syempre, dahil fresh na fresh, walang mga chemicals yan, mga 3 araw lang, eh, mabubulok na talaga, agad na bubulok. Ngayon, may mga ini-smuggle daw dito mula sa China na carrots na ibinibenta na mas mura, tapos hindi nabubulok agad, mga 2 linggo raw, buhay na buhay pa. Ibig sabihin, meron pa siya, no? So, ibig sabihin, may chemical yun. Di ba? Oo, ano meron yun? May preservative. Baka merong ano, formalin. Bakit 2 linggo na eh, buhay pa? Ano yun, partner? Para nawawala siya, no? Oo. Partner, nasa ka na ba? Nasa ilalim ka ba ng tunnel? Oo. Yan, medyo nawawala ka kasi. Pero habang tumatakbo ka dyan sa ano, sa EDSA, eh nakikipag karirahan ka ba sa MRT3? Sabi ang MRT3 ngayon, ang takbo na niyan, 60 kilometers per hour. Pagkatapos, dahil libre yung sakay ngayon, ang dami daw sumasakay. Napupuno talaga yung MRT3. 300,000 people a day ang sumasakay. Diba? Oh, yan, wala ka. Pero actually, kahit nga hindi po libre yan, palagay ko 300,000 people pa rin ang sasakay po dyan. Kasi, mas marami na yung mga bagon ngayon, mas marami na yung mga coaches. 22 yata ang tumatakbo na ngayon. Tapos, yung waiting time na paigsi. E di, syempre, yung mga tao, mas gugustuhin talaga nila yung mabilis yung kanilang takbo. Although, isang malaking tulong din yung carousel ng EDSA na umiikot din po dyan sa ilalim naman ng MRT. Malaking bagay din po yon na merong EDSA carousel bus. Tapos, libre din yata ngayon, di ba, itong mga EDSA carousel buses na ito. Yan po ay programa ng pamalaan yung sa MRT, hindi lang para tulungan tayo dahil nga ang taas po ng bilihin ngayon, kundi, at saka ang taas ng gasolina, kundi para po ipagmalaki din itong mga bagong rehabilitated. Kasi ni-rehabilitate nila o ginawa muli ito pong MRT3, yung mga trains po niyan, dinagdagan din, pinabilis yung takbo, kaya yan na ipinagmamalaki yan ng Department of Transportation and the government. So, ibinigay po nila yung libreng sakay hanggang end of April, if I'm not mistaken. Wow! Partner, oo. Diba? I-try nga natin yan. Kaya alam, makikipagsiksikan ka. Kasi 300,000 people a day daw. Namimiss ko na yung MRT. Lagi akong nasakay dyan. Gusto mo yan eh. Kasi senior, pag nasa senior ka, nasa ulan ka, nabaga eh. Mm-hmm. Watayo na lang ako, siyempre. Oh. At masaya dyan, malamig. Oo nga, at saka mas mabilis. Mula pala alas 4:40 ng umaga hanggang alas 10:10 ng gabi yung travel ng MRT3, tas libre nga sa mga mamamayan. Mabuti naman, bawi ang MRT3 sa atin dahil matagal din tayong pinahirapan nito na dahil nga ang dami nasira. Tapos yung dating na mahala dyan, hindi naman inayos itong MIT, oh, di ba? Pinagkakitaan pa yata. Anong yata talaga? Oh, di ba? Asa na ba yun? Yung magpapasagasa daw sa MIT. Nasagasa na ba? Tigaran sa inyo yun, di ba, sa Cavite? Si Fred eh. Kapit pa yata ni Fred yun eh. Ayun. So, anyway, at least ngayon, things are better dyan sa MRT3. Tapos, meron pang libreng sa kayong EDSA carousel bus. Mas maganda ngayon ang traffic actually sa EDSA. Nawala itong mga bus na hinto, takbo, hinto, takbo dyan sa mga gilid-gilid ng EDSA, di ba? Mas naging maayos yung ating traffic dyan. So sabi nga nila, parang nakatulong yata yung pandemic kasi naiayos yung dapat iayos. Kaya lang, siguro ang dapat ayusin yung mga motorsiklo dyan sa Commonwealth kasi hindi na nila sinusunod yung motorcycle lane. Oo. Motorcycle na yung sa gilid na dalawa, di ba? Actually, medyo gitna ngayon. Dapat nga igilid na nila yun eh.
Yung katulad ng paglagay nila ng bicycle lane, dapat nandun na rin yung motorcycle lane dun sa gilid para hindi sila pa wade through sa traffic kasi ang hirap yung biglang magkukross sa'yo. Matatamaan mo eh. Ang dami aksidente ganyan dyan sa may Commonwealth. Ngayon... Kasi nga, masyadong maluwag eh, no? Ngayon na inilagay nila yung MRT7 dyan, medyo sumikip ng konti yung daan, pero siguro dapat ayusin na nga nila na ilagay na lang nila sa gilid. Pati yung... Although, kasi sabi nila, paano yung mga bus? Kasi may mga bus tsaka jeep din dyan eh. Baka mamaya, pag dun din sila sa gilid, masalpok naman... nung mga nagbabike at saka nagmo-motorsiklo. Pero they can do something about it. Gawa na lang ng paraan para mas maging maayos at mabawasan din yung mga aksidente. Okay? Anyway, oo. So, partner, teka, tinitingnan ko lang itong iba pang mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Ano raw magandang bilhin ngayon, partner, sa stock market? Meron pa yung nga, sabi ko, they can go mining, maybe can yung nickel, ganyan, no? O kaya, they can buy in Taiwan, the SGP, yung synergy grid. Meron siyang dividend na 20 centavos upcoming. If you are a stockholder by April 66, makukuha mo yun ng April 26. Ito naman ang sabi ng Phil Stocks, bili raw nung BDO Unibank. Ang target price daw nito, $152.30. Accumulate on dips. Some investors are still on the sidelines amid lack of strong catalyst in the market. We are still expecting sideways movement in the short run until the sentiment improves, particularly that investors are pricing in the impact of the oil price volatility. The market's trading range remains from 7,000 to 7,300 levels. Yeah. Ang global market daw ay closely minimonitoring developments sa Ukraine at Russia, yung war dyan, following the face-to-face talks of the two. Yung nga sabi mo kanina, partner. Yan, magkakaroon. On the other hand, the sentiment in the U.S. markets overnight may affect the trading here at home. Yan ang sabi ng Phil Stocks. So BDO ang kanilang nire-recommenda. Okay. Anyway, teka, sandali partner, mag-break muna tayo dahil lang oras natin. Ganap ng alauna, 28 ng hapon. In the heart of business. Okay. Balik po tayo dito sa In the Heart of Business. Ako pa rin si Maru Pahati Sarne with my partner, Lito Gagni. Yes! Nakita mo ba yung sinampal ni Will Smith, si Chris Rock? Sa Oscars. Hindi, kasi naman inalipos ka niya yung kanyang asawa. Oh, yes. Merong alopecia, yun yung nalalaglag yung buhok. Nalalagas ang buhok, kaya siya nakakalbo na. Pero nag-sorry na si Chris Rock. Hindi. Alam mo, may nagsabi sa akin na isang DJ sa FM, sabi niya hindi raw totoo yung balita na yung kumakalat nga, yung na-i-post ko rin nga kaya binura ko na Hindi pa raw nag-i-issue ng statement ang kampo ni Chris Rock. Wala. Nag-iisip-isip pa siguro. Baka pinag-iisipan niya kung magdedemanda siya sa ginawa sa kanya ni Will Smith. Baka yun, malaki yun. Pero pwede rin siyang balikan ha, kasi isang pagyurak yung pag-aalipusta, yung babanggitin mo isang karamdaman. Para mo sinabing retarded, yung isang tao, di ba? Bawal yan sa Estados Unidos, kaya hindi pwede rin yung ginawa na yun ni Chris Rock na magpapatawa siya. Na ang ginamit niyang pagpapatawa ay isang health condition. Nandun pala ng thesis niya. Kaya sinampal siya talaga. Akala ko naman, hindi ko alam na may alopecia nung una si Jada Smith. Akala ko, kaya niya sinabing ganun, parang, kasi nga na kalbo si Jada. Parang scripted ang dating di ba? Kasi bigla pumakit sa estado ang tablado, parang scripted nung una magtitignan. Sabi baka daw magkaroon ng aksyon ng Oscars against Will Smith. Yung lahat ng may kinalaman sa kanya ay tatanggalin doon sa telecast. Paano yung nanalo siya ng best actor? Oo. Babawiin ba yung award niya? First ever Oscar niya? Diba? Sayang naman. Dahil lang sa
ganung pangyayari. Alam mo, minsan tayo nabibigla rin talaga eh. Lalo na kapag ang may kinalaman yung ating ano, pamilya, di ba? Pamilya, malapit sa atin. Siyempre nabibigla talaga tayo. Maiinis tayo, magagalit tayo. Pagtatanggol natin talaga yung pamilya natin eh. Kaya hindi mo rin masisi si Will Smith dun sa kanyang ginawa. Kasi may mga nagsasabing napaka-violente naman ni Will Smith at saka walang breathing. Basta na lang ganun eh. Tapos, ito kasi naano yung kanyang asawa. Mauunawaan mo eh kapag ikaw ay mapagmahal talaga sa pamilya. Hindi mo mapipigilan yung silakbong ng gandamdamin. Bahala na sila doon. Basta ang importante sa atin, paano tayo magsusurvive dito sa Pilipinas. Lalo na at ang taas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Grabe yan. Diba? Magkano ang taas? Sa 8 piso ba? Sa tataas ngayon, di ba? Oo, tumaas ngayong araw na ito actually ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sa diesel, ang pagkakaalam ko, parang mga 8 piso mahigit yung itinaas. Pagkatapos sa gasolina, 3 piso mahigit. Ito, totoo yung eksakto. 8.65 sa diesel, gasolina, 3 pesos and 40 centavos. Ang kerosene, 9 pesos and 40 centavos ang itinaas. Ito na ikalabing dalawang pagtataas ng presyo ng mga petroleum products for this year. Sa tatlong buwan pa lang natin. Ang labing dalawang increase na ito. Diba? Kaya nga. Hindi mo rin masasabi, no? Oo, parang minsan ayoko nang lumabas. Tapos mamaya, susunod na yung tinapay after a while. Oo, sigurado yan. Lahat ng mga may sugar. Diba? Lahat ng mga merong mga agricultural products na ginagamit tayo, yan, eh, tiyak na susunod ng tataas yan. Mga pagkain. Kaya mag-ipo na tayo ng kalamay. Delata. Mga delata, tiyak yan, na mag-sisitaasan. Kaya yung iba, nakikita ko, nagbibilihan na ngayon eh, ng marami mga delata. Kasi alam nila, napoproject na nila yan na magkakaroon ng pagkitaas. Hindi, alam mo, ang maganda yan, hindi sa mga delata na, bumili ka lang fresh na isda, tapos pwede namang lutuin mo ng marami yun, and then itago mo nilang parang delata lang. But for how kaya long, diba? Hindi mo naman may tatago yan na katulad ng delata na ilang buwan. Sa totoo lang po, hindi talaga healthy ang delata, ha? Pero yung kukunyari, syempre magsisave ka for the rainy days, ika nga, sige, bumili ka na ng marami niyan. Kung meron ka namang sapat na pera, tingnan mo lang yung expiry. Baka mamaya maabutan na expiry. Tapos, partner, yung ang tukol sa mga fresh, no? Kung nga meron kayong maliit na area dyan sa inyong lugar, kahit nga drum, simulan nyo ng alagaan ng mga tilapia. Ang bilis daw dumami ng tilapia fingerlings, partner. Sa drum lang yan. At least meron kayong sariling kakainin, di ba? Na hindi na kayong mamamalengke. At syempre, yung mga gulay-gulay na pwede nyo itanim sa mga paso-paso. Yun. Subukan na po natin para meron tayong mga... Pero talagang sobrang init, partner, yung mga tumutubo ko na nag-germinate na mga vegetables eh. Nalulunto eh. Kaya kailalagyan ko na green na para takip, para gano'n. Totoo. Pag kunyari, lalo na kung direkta yung yung init ng araw, nasusunog yung mga dahon nila, kaya namamatay agad. Kaya yun, nalagyan nyo ng ng mga balag o kaya takip o kaya kung meron kayong may iba gumagawa pa talaga sila ng bahay ng mga halaman nila para hindi masyadong direkta yung init ng araw kasi mamamatay din po yung inyong mga halaman. At syempre araw-araw na pagdidilig, kung pwede nga umaga at saka hapon. Pero ang pagdidilig po dapat hindi sa kasagsagan po ng init dahil kapag ganoon mag-evaporate lang agad yung inyong pong idinidilig. Okay? Tama yan. Talagang kailangan talaga natin ng ng foreign ownership sa mga telcos. Lalalaglag eh. Kailangan ng competition talaga, partner. Lalalaglag yung mga natin. Sabi ng isang kakilala ko na telco, sa telco,
Kasi ang nangyayari daw, dahil kailangan daw mag-invest easily 200 million na dagdag sa cell tower. Mm-hmm. Bawal sa cell tower. Ang nangyayari daw, ang ganda ng analogy niya, ang nangyayari, lima kayo na gumagamit, nag-uunahan sa isang punto. Kung sino nauna, yun ang makukuhan. Masiservisan. Mm-hmm. Kaya talagang kailangan, merong additional software, 200 million daw kada isa. Siyempre, ayaw naman nalang gumastos pa dahil malaki yung kailangan na capital expenditures, di ba? Sana matuloy na yung mga satellite telephone companies dito sa Pilipinas, kasi yan yung ino-offer ngayon ng Philippine Satellite Agency na pumunta rito sa ating bansa yung mga foreign companies para mag-install sila ng satellite services dito sa ating bansa. Kasi para masilbihan, lalo na yung mga nasa remote areas na hindi magawaan mga towers, para sa telecommunication. Oo, malaking bagay yan, lalo na kung itutuloy-tuloy natin itong mga online-online na ito, para hindi na kailangan na mag-travel ang ating mga kababayan. Malaking bawas doon sa ating problema sa gasolina, di ba? At saka yung oras na nasasayang sa pagbabiyahe kung tayo'y naka-online. Kung pwede naman i-online, di ba? Ang dami actually nga mga pwedeng gawin online. Mag-aral, trabaho, di ba? Entertainment, ayan. Nang hindi na tayo pupunta sa mga sinehan, di ba? Doon na lang tayong magbabayad at manonood ng mga paborito na gusto nating panoorin. At the comforts pa of our own homes. Maganda. Ang may gusto lang naman sinehan, yung mga gusto mag-date. Maganda naman ang ganyang apps. Pwede na family. Kaya ako nasabit ako sa anak ko sa Netflix. Nagali, nagpag-click ako, nanonood ako ng sine, ng documentary yun. Libre. Kasi sabit ako. Oo. Okay. Anyway, teka, tinitignan ko lang ang iba pang mga balita natin na maaari natin i-share sa ating mga kababayan. Okay, teka sandali. Titingnan ko rin yung mga bumabate na ating mga kababayan dito sa ating palatuntunan partner. Okay, Sheila Arbues, sabi nga daw yung sardinas na tumataas pero hindi naman bumababa. Kung nagkakaroon ng rollback ang mga bilihin, pansinin nyo naman yan, sayo ni Sheila Arbues. Hindi naman talaga sumusunod yung presyo ng mga bilihin Kapag tumaas, ang... mahirap na ibaba. Oo, mahirap na. Hindi na nag-ano yun, wala nang turning back yun. Talaga forever, mataas na siya. Okay. Sabi naman itong si Sheila Arbues, nakichismis si Sheila. Sabi niya may sama din daw ng loob ang mga anak ni Will Smith sa father nila kahit before pa ng Oscars. Talaga namang puro problema itong pamilya na ito. Kahit si Will Smith tsaka Jada Smith, lagi nag-aaway yan Di ba naghiwalay na nga sila? Nagkaroon ng iba si Jada. Hindi ko alam yan, Nagmamarites tayo. Kaya nga, pabayaan na natin sila. Wala silang kinalaman sa ating ikaunlad ng buhay. Kailangan natin ngayon pagkain, pampili ng ng gas. Buti pa si Fred, hindi bumibiling gas yan Pero ang gas niya, pagkain. Kasi nagugutom, kakabike Ayan. Adeline Soriano, thank you for greeting me. Nakikinig ako via TuneIn app. Si All Constec, nako, hindi ko po pwedeng basahin lahat ng inyong message kasi ito po ay kampanya. Pero binabati po namin kayo na registered building certifier daw siya dyan sa may Sydney. Sa Sydney, Australia. Reynaldo de Guzman, watching from the beautiful San Fabian, sabi ni Dr. Guzman. Ikaw ang ano niya, guest niya. Oo, sorry punta ako dyan sa inyo. Soon. Okay. Yan, ang ilang mga mensahe sa atin ng ating mga tagapakinig. Nag-aalala ang ilan tungkol dito sa ginagawang lockdown ngayon ng China, dun sa kanilang bansa. Ang Shanghai, meron na namang two-phase Shanghai lockdown dahil tumataas yung kanilang mga COVID cases. Pero dito sa atin, bumababa. Actually, ang
average natin, daily average, nasa 300 plus na lang. 400 na, bumaba na. Bumaba, bumaba. Dahil sa araw. Hmm? Dahil sa init. Mm-hmm. Kaya na nalulusa ang virus. Ganon, sobra ba naiinitan? Kaya siguro, yun ang gawin nating tourism. Punta kayo para wala akong COVID. Masaya pa, sabi niya. No, kasi maraming mga katulad nung sa Thailand, nag-iimbita sila diretso na sa ano, sa kanilang mga tourist mm-hmm. sila, mga beaches nila. Oh. Mm-hmm. Eh, tamatala tayo, mas magaganda yung ating mga offerings dito eh. Diba? Oh, dapat ang gawin din ganoon dito sa atin. Yung talagang tuloy-tuloy na ang mga turista doon sa kanila mga destinasyon, yung hindi na kung saan-saan diba? Papupunta, para rin sigurado na sila ay lahat safe, 'di ba? Pagdating dito sa Pilipinas. Pero partner, kaya naman pala ang init-init, 33 degrees centigrade ngayon tayo diyan sa labas. Oh, ayan. Ganun kainit. Ay, sa ano sa Dagupan City, kami 50. Mm-hmm. Grabe, oh. Dati yung mga mahinit lang, oh. Tugigaraw ngayon, lahat na, pati sa Dagupan City, mm-hmm. mahinit na, oh. O kaya nga, hindi tayo dapat nagbababa din sa labas masyado, no? Kaya nga, naawa rin ako dun sa mga nagta-traffic, yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano sa daan, di ba? Dahil talagang exposed sila sa init. Yung tuloy-tuloy na init. Yung iba nga, parang ayaw na nila mag-alok nung tindan nila. Nandun na lang sa ilalim ng puno eh. Kasi, hindi naman. Oo, hindi, nakikita ko talaga na nahihirapan siyempre sa sobrang init. Palagay ko dapat alas 12, wag na muna magsilabasan. Yan yung mga kasagsagan, alas 12, alas 3. Intindihin din po natin yung ating kalusugan. At tapos tayo namang mga nasa mga sasakyan, kung meron po tayong maibibigay na konting change or makakabili naman tayo na kahit ano dun sa mga nag-aalok sa daan, eh, para matulungan natin sila. Tapos yung mga traffic enforcers, huwag nyo nang inaaway. Nagginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Kung pwede nga, abutan nyo ng tubig na malamig, di ba? Kapag kayo po'y napapadaan sa kanila para at least mabigyan sila ng ano ng relief mula sa super init po ng ating kapaligiran. Tama, totoo yan, partner. Mm-hmm. Oh, malapit na kasi yung Holy Week. Holy Week would be 11. Mm-hmm. Oh. Saan ka ba pupunta, partner? Ah, nandito lang ako dati kasi kami lang miso siya nag-ano kami yung sinatawag nyo. Alam mo naman yung nakagulay galan yung 7 palabras? Hindi. Yung ano, yung pupunta ka sa pitong simbahan. Gano'n. Ah, okay. Visita iglesia. Visita iglesia. Mm-hmm. Every year, pupunta ka, meron kami sinasalihan. Nakapunta kami Batangas, Nevesia, Pampanga, mga gano'n, Cavite, lahat. Mm-hmm. Lahat na nailipot na yung Tagaytay. Maraming magaganda kami dyan eh, magaganda mga simbahan. Mm-hmm. Pero sa nagkalan yung ano nila, underground nila, natatago. Marami. Sa Bitis, Pampanga, maganda yung kanilang ano doon, church mm-hmm. nila. Yung dito sa halimbawa sa Bacolor, yung kanilang church, yung ground floor wala na, yung second floor yun ang naging first floor. Mm-hmm. Yung sa Bacolor na simbahan. No? Mm-hmm. Okay. Tapos gano'n na lang, o kaya gano'n. Aha. Uh-huh. May isa nga kaya gayon nung gayon mo, partner, ano ha? Mm-hmm. Isitayin mo sila lahat para... Oo. Oh, yan. Pwede na tayong bumisita iglesia dahil alert level 1 na tayo. So may freedom of movement na tayo. Yeah. No, okay. Tama. Oh, kaya pala kanina, meron akong nakasabay na mga fire trucks. Meron palang sunog dyan sa may Uptown Mall sa BGC Taguig. Oo. Oh. Uptown Mall, dyan sa BGC Taguig. Adutan. Yan, okay. Pero wala pa tayong pinaka-latest, no? Yun lang ang nalaman natin, may sunog pong nagaganap dyan sa may PGC Uptown Mall. Okay, tapos ito ay binahagi naman sa atin na ating kaibigan si Carla Paracison mula po sa website ng Bankers Association of the Philippines. Ang ating pong peso to dollar rate ay nasa 52 pesos and 13 centavos.
So, kapag 52-10. Oo, 52-10. Buwaba pa ulit. Oo. Oo. Buwaba so, yung valor ng peso natin. No? Eh, pero... Eh, dapat may dolyar ka rin. May dolyar ka rin, partner. Oo. Masaya nga yung mga may dolyar at magpapapalit ngayon kasi tumaas yung palit. 52 pesos nga, di ba? So, yan. Anyway, ito pa. Yung increase po, 3 pesos and 40 centavos sa gasolina, 8.65 sa diesel, tapos sa kerosene po, 9 pesos and 40 centavos. Okay, kung kayo po ay ngayon pa lang magpapagas, yan po ang latest po mula dito sa mga kumpanya po ng mga petrolyo. Marami nga, ano eh, nung Monday, maraming mga pumila sa mga gasoline stations. Pero, partner, kahit naman pumila ka pa ng pumila dyan, hindi mo rin naman mababawi hindi yung ano eh. O hindi ka rin makakatipid dahil ginagastos mo naman yung gas hindi, na yun. Ang ano na lang, style nyo, halimbawa meron ka mga dadaanan, yung isang ano lang, isang grupo lang punta. I-schedule mo na lang. Tama, yeah. Uy, sabay pa tayo. Totoo, yun ang ganun lang gawin. Ginawa na natin yung dati, di ba? Nang tumaas din yung presyo ng mga petrolyo. Yung ini-schedule natin, yung lahat ng ating mga, ano, mga gagawin. Kunyari, pupunta ka Makati, lahat ng aasikasuhin mo sa Makati, lista mo na. Yan. Tapos iwan mo lang yung sasakyan mo sa isang lugar, kung pwede ka maglakad, lakarin mo na rin. Okay, ikuti-kuti na lang. Oo, diba? Para hindi ka napalipat-lipat at hindi ka gumastos na masyadong marami sa iyong gasolina. Tapos kung pwedeng hanggang gabi ka ron, para gabi, medyo maluwag-luwag na ang traffic, hindi ka na mahihirapan sa iyong pag-uwi. Ayan. Kaya nga yung mga nasa ano call center, sabi nila sana naman wag muna kaming pabalikin sa aming trabaho sa ano sa call center. Ngayon parang ano lang sa pesa lang daw mga pesa building sa so, yung ano, yung order na sila ipumasok. Sa mga pesa lang? No, pesa na lang daw. Okay. Pero yun eh, siguro eh bakit yung mga tiga BGC pinababalik na rin daw pesa rin ba? Ay sir. Si Sir Edgar Cabangon. Hi sir, ang ating presidente. Hello sir, magandang hapon po. Thank you so much. Okay, may mga bisita tayo eh. Ayun. Thank you so much. Nakatingin pala kasi tinitingnan ko itong mga ano eh, mga dinidiscuss natin. Sabi nga rin ni Sheila Arbues, wow, ang daming panggas ni Mr. Lito, kaya bisita iglesia sa malalayo, kami po sa malapitan lang. Ayan. Ay, hindi, nakikisabay ako sa mga tour, yung isang ano kami, isang let's say, isang van, gano'n, may babayaran ka lang. Alay na, isang ano lang, hindi ikaw. Mahirap yung sarili mo, ang hirap, ano? Katulad dito sa Batangas, yung ano, yung Padre Pio dyan, ang hirap pumasok. Traffic. Okay. Sabi nito ang si Sheila Arbues, bakit daw hindi na lang sila tumayo sa dilim ng puno at hayaan na lang mga sasakyan? Gumalaw kasi yung mga traffic enforcers sa cost ng traffic sila. Ganon, ikaw talaga Sheila. Hirap na nga eh. Pero nakikita ko naman nagtatrabaho dun sa may amin ha. Yun ang nakikita ko dun sa ating mga traffic enforcers, maayos naman sila. Okay. Anyway, ayan, no, ang latest dito sa Uptown Mall, BGC Taguig, first alarm na po yung kanilang sunog dyan. Okay. Sa first floor, second floor, third floor. Hindi ko alam kung kasi yung nasaan. Kasi yung corporate office nila, ano yun, nasa mataas eh. So. Mm-hmm. Baka kayo po ay ano, nandyan sa area, no? Paki-update nyo lang po kami kung ano po ang nangyayari ngayon dyan sa may BGC. Palagay ko, sobrang traffic na dyan sa area. Ang init pa naman ngayon. Mainit, kaya madali ano. Sumiklab. Mm-hmm. Okay. Anyway, tinitingnan pa natin itong ating mga ibinibigay. Na mga messages ng ating mga kababayan. Okay. Mm-hmm. Ayun, yung pa rin. Yung sa Uptown Mall na yung kanila ibinabalita na sunog po ngayon. Okay. Eto, partner, yung issue doon sa smuggling, hindi pa naman yata natutukoy kung sino yung mga nasa likod niyan. Pero sinasabi, mga malalaking tao raw
ang nasa likod nitong smuggling ng mga gulay na pumapatay sa ating mga magsasaka. Mahirap pa. Talagang mga big time, ano ha? Oo. Sa bagay, paano ka makakapagdala ng ganyan? Dami-dami, ano? Mm-hmm. Marami. Kasi kung ganyan, dapat merong ano, yung countervailing duty, yung mga talalagyan ng tax para kumikita ang gobyerno. Katulad ng ginawa nila sa bigas, o merong tax na kagad. O. Imagine, magkano na-release nila? Last time I check, 12 billion eh. O, yun ang dinadala ngayon para sa mga ayuda sa mga farmers, o para meron silang nahihiram na mga farm implements para maging mechanized farming para makapag-ano sila yung mga farmers kumita ng malaki. Pero maganda yung presyo ngayon ng palay, 19 pesos. Anyway, nako partner, wala na tayo oras, 1:58 na in the afternoon. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood na kinig sa ating palatuntunan In the Heart of Business. Pabalik naman po tayo on Thursday, alauna hanggang alas dos po ng hapon. At salamat sa ating mga kasamaan po dito sa DWIZ, si Rafred Belamala, si Jute Estrada Lariño, our news director, si na Rashid, si Abby, sa ating social media, si Najelo at Jai, sa ating communication assistance naman po si Nahias tsaka si Mace. Thank you so much. Ako po si Manu Pahati Sarne with my partner. Little Garnier, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And susunod na po si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. At mamaya po, huwag niyong kalimutan, Radyo Klinika, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Bell's Palsy po ang pag-usapan natin with Dr. Jay Duenas. Bye! Maraming salamat! In the Heart of Business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882 In the Heart of Business.